This is Luna Osara and you're watching PH Picket. Dating head coach at assistant coach ng Gilas na si Coach Nenad Vucinic ay nagbigay ng kanyang opinion para sa Gilas na ayon dito ay may chance daw ang Gilas na mag-qualify sa Paris Olympic na gaganapin sa 2024. Sa 6 na buwan kasing pananatili ng Kiwi coach dito ay nakikita niya kung gaano ka-passionate ang mga Pinoy sa larong basketball. Na-handle din niya ang ilan sa mga promising talents na meron tayo katulad nila Carl Tamayo, SJ Belanguel, RJ Abarrientos, Renz Abando, Kevin Kiambao at Francis Lopez. To be honest, meron daw talagang talento ang mga Pinoy sa larong basketball, plus ang mga fans nito. At sa tingin ni Coach Nenad, kayang sumabay ng Gilas sa Australia kung mabuo nito ang pinakamahusay nating mga manlalaro. Ang problema nga lang, ay mukhang wala pang chance na mangyari to. Dahil sa mga paparating na windows sa November at February, mahihirapan ang Gilas na makahiram ng mga PBA players para sumuporta para sa ating national team. Pero ang plano ng PBA na magbigay daan para sa ating national team sa June 2023 ay malaking bagay daw para sa ating pambansang koponan. Wala daw kasing ibang bansa na kayang maghanda ng higit sa 3 buwan gaya ng sa plano ng SBP kung matuloy ito. Kaya para talaga kay Coach Nenad kaya talaga ng Gilas mag-perform ng maganda sa world stage at magkaroon ng slot sa pinaka-inaasam-asam ng mga Gilas fans na Paris Olympic. Magpunta naman tayo sa 6'10 power forward ng Gilas na si AJ Edu. Dahil naimbitahan pala ng SBP itong si Edu para lumaro sa nakaraang FIBA Asian Qualifiers. Kaso dahil alam ni Edu na wala pa siya sa kanyang 100% healthy at performance, pansamantalang tinanggihan muna ni Edu ang imbitasyon ng Gilas. Umaasa siyang makakabalik agad siya sa kanyang 100% at muling irepresenta ang bansang Pilipinas sa World Cup next year. Magiging malaking bagay para sa Gilas ang magkaroon ng another reliable big man para sa World Cup next year, di ba? Isipin mo na lang, Junmar Fajardo, Kai Soto at AJ Edu. Tapos palilibutan na lang yan ng mga reliable forwards. At good vibes naman muna tayo mga Brody. Dahil ang NBA 6 Man of the Year na si Jordan Clarkson ay napasayo ng budot ng Scotties sa nakaraang victory party ng Gilas. Heto nga't ating panoorin yan. Maura ko na, maseramon pa.